Hey, hello, what's up? I'm back and again, this is Chad and here we're gonna talk about pa rin yung mga bagay na related sa graphics designing. Now, we're back to our part 2 of our Photoshop walkthrough, learning the basics. And as I promised, we're gonna talk about yung mga specific cues na mga tools na nasa Photoshop na makikita natin na nasa tools palette. And this will be a 2 episode for that specific part kasi sobrang daming tools ng Photoshop and i-explain natin yung specific cues ng bawat isa. So let's dive into the video. First off is we have the move tool and before tayo magtuloy-tuloy, I'd like to use this previous thumbnail ko as our test subject. So, yun yung gagamitin natin for this video. Ito yung gagamitin natin, kumbaga, dito natin gagamitin yung mga tools para makita nyo rin kung ano yung gamit nila. First off, like I've said, we have our move tool. And yung move tool, ano nga ba yung silbi ng move tool? Basically, ginagalaw niya yung isang specific layer na sinelect mo or yung isang specific selection. For example, kung makikita nyo dito sa gilid sa may lower right corner, meron tayong different layers, yung sa text, yung sa mismong dun sa thumbnail ko. And as you can see, yun yung nakaselect kasi yun yung highlighted part. And pag ginamit ko yung move tool, yan, nakikita nyo, siya lang yung nagagalaw kasi yun yung nakaselect. Ngayon, the shortcut for this move tool is letter V. You can click letter V on the keyboard or simply press it on the toolbar palette. Next one is the rectangular marquee tool. So, yung rectangular marquee tool, meron siyang iba't ibang marquee tool. Rectangular marquee tool, elliptical, single row, and single column marquee tool. Pero yung mga commonly used lang dyan is yung rectangular marquee tool and elliptical marquee tool. So, yung rectangular marquee tool, ano bang silbi niya? Is to select those specific areas. For example, may specific area ka lang na i-edit. Syempre, gagamitin mo yung marquee tool. Or you can use that to select certain portions of objects. For example, ito. Sige, i-click muna natin yung layer kung nasan yung face ko. Ito siya, yung i-highlight ko, layer 8. Huwag niyo akong tularan. You should always name your layers. You should always indicate kung ano yun para hindi rin kayo malilito once na meron ka ng iba't ibang layer. And yan, babalik tayo dito sa picture. Pag sinelect mo yung rectangular marquee tool habang naka-highlight yung layer 8, pag ayan, kunyari sinelect ko lang itong specific part na to, and ginawa ko yung move tool, which is I press letter V on the keyboard. Yung specific part lang yun yung gagawa. Ang katawa yung itsura, but yeah, ganun yung silbi niya. Yes, i-undo natin. You do the same old control Z na gagamitin para ma-undo yung gagawa natin. Yun, next is the elliptical marquee tool. So, yung elliptical marquee tool naman, it does the same function as the rectangular marquee tool. It's just that, like I've said, it's elliptical. So, pabilog siya. Yan. So, example, babalik tayo sa face ko. Pag minum mo siya, yung selected area, ayan siya. Same na same lang siya as rectangular marquee. Ang pinagkaiba niya lang is elliptical nga siya. Sabi nga dun sa pangalan niya. Unlike the rectangular marquee tool, which is the boxy selector or selection tool. May shortcut tayo. Di ba, like I've said, the shortcut for marquee is letter M. But, paano mo madedeselect yan? You can just simply press together control D. Yun. Next in line naman natin is yung lasso tool. May tatlo tayong iba't ibang lasso tool. You call it the lasso tool, polygonal lasso tool, and the magnetic lasso tool. So, ano nga ba silbi naman ito? The lasso tool, para siyang yung literal na lasso, yung ginagamit ng mga cowboy na nanguhuli ng kabayo or what, or
whatsoever na ginagamit na sa Rojo. Ganun siya. Pero ang pagkaiba niya dito, para lang siyang market tool na nagse-select. Pero in a free form style. Na, for example, ito. Ibig sabihin, kung saan may drag yung finger mo, tapos ibubuo mong shake, yun yung masaselect niya. And when you, syempre, made adjustments, like I've said, for example pa rin, gagamitin pa rin natin yung move, yung portion na yun, yung may edit. Same as elliptical or rectangular marquee tool, you can deselect this as by the shortcut control plus D. And the next one is a polygonal lasso tool. Same lang siya ng lasso tool na basic. Pero ang pagkaiba niya, you can select it on pointed sides. Kung may gusto kang specific shape na makat out dun sa image na gusto mo, ganun siya. And masaselect yung portion na yun. Next is the magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool, isa to sa mga favorite tools ko sa Photoshop kasi it can really detect the certain edges of the specific edges that you'd want to edit out. For example, pag ito sa image ko, pag ginamit mo yung magnetic lasso tool is mag-itatrack niya yung edges ng katawan ko. For example, dito sa image, since yun na lang yung layer ng akin. So, for example, yung lips na lang, itatrack natin siya. Ayan, sa nakikita nyo, trinack niya yung line na exposed. So, hindi niya na select yung lower lip ko kasi ayan, hindi gaano visible yung edges niya. Kung ano yung mga visible na edges, yun yung tinatrack ni lasso tool. So, next is there's the thing that what we call object selection tool, quick selection tool, and magic wand tool. So, ang silbi naman ng object selection tool is pag meron kang image na sobrang daming objects, tapos may isa ka lang specific object na gustong i-cut out, that's where object selection tool comes in convenience. So, for example, ito. Dito sa image na to, kung makikita nyo, dun sa may thumbnail, meron akong wireless earphone. Ito yun. Papakita ko na lang. Ito yun, dun sa picture, sinuot ko siya sa tenga ko. So, nakita siya sa image as yung black. Ngayon, pag sinilag ko yun sa specific layer, gamit ng object selection tool, tapos, di ba, hinighlight ko yung tenga ko, ayan, yung maseselect lang is yung area nung dun sa may black, which is yung earphone. So, next to the object selection tool, meron tayong quick selection tool and magic wand tool. Quick selection tool, para lang len siyang magnetic lasso tool. And sineselect niya yung specific edges ng pinakamalapit na nadedetect niya as the object, as the end of the specific object na sineselect mo. Magic wand tool, ang pagkaiba niya naman, the magic wand tool selects a specific color. For example, balik tayo dun sa may, itong layer ng logo ng Photoshop. Ngayon, pag tinapat mo siya dun sa may dark blue na portion ng logo ng Photoshop, yun lang yung maseselect niya. Ngayon, ide-deselect natin siya. Pag sinelect mo naman yung lighter blue, yun lang yung maseselect niya. Ganun ang silbi ni Magic Wand Tool. It's very similar to Quick Selection and Magnetic Lasso Tool. Nga pala, the shortcut of the Magic Wand Tool is you can press W on the keyboard. So, next in line is the Crop Tool. Crop tool, pinaka-basic. Alam na natin yung ginagamit sa crop tool. You crop the photo. So, yun, sobrang easy lang nung gamit ng crop tool. Just like what you do in even sa cellphones or sa different photo apps, diba? Ginagawa mo naman yung crop is para ma-eliminate mo yung ilang mga parts na distracting doon sa photo. Next naman natin is the frame tool. Ito yung mga pag nilalagay mo siya, like borders. Yung kung sa ano yung nilalagay mong yon, you're putting a specific boundary, doon lang makikita yung specific image. For example, balik tayo dito sa mukha ko, pag nilagay ko yung frame tool, ayan, kung saan nakaselect yung frame tool, yun lang nakikita, yun lang yung part ng picture ng mukha ko, yung nakikita. So, literally, you're just putting a frame. Next is the eyedropper tool. Ang silbi ng eyedropper tool is para i-detect kung ano yung color na ginagamit mo. For example, gusto ko makuha yung specific color nung damit ko. And tatapat ko lang yung eyedropper tool.
So, nakuha niya na yung desired na color ko, which is yung kulay ng damit ko. And pwede ko na siyang gamitin for brush, for fill, etc. Another useful tool na magagamit natin para sa Photoshop is the spot healing brush tool. So, ano bang silbi nito? Pag may specific blemishes ka or portions ng photo na gusto mong malinis or mawala. For example, dito sa image, kung makikita nyo sa noo ko, meron akong nunal. Yan. By the way, the shortcut for the spot healing brush tool is letter J. For example, yan sa noo ko. Pag clinic ko yun, nakita nyo, nawala yung nunal. Teka, zoom natin. Eh, di ba nawala yung nunal? Pero, paano niya ba nagagawa yan? Ang ginagawa niya, kinukuha niya yung specific elements na malapit, yung kung anong characteristic nung sa paligid ng image na yun, and kinakopy niya, kaya nagmumukha siyang nawala or na-alter. Pangalawa is healing brush tool. Almost same lang siya ng spot healing brush tool. Ang pagkaiba lang, you need to select a specific area kung saan mo kukunin yung kakopy niya para mabura yung part na yan. For example, ito. Kunyari lang. You need to press Alt while clicking the specific point na gusto mong gamitin. Tapos, ganun siya. Tapos, ibabrush mo lang siya. Ayan, sa nakikita nyo, kinakopy niya yung mata ko. I mean, third eye na ako. Char, undo natin yan. Ganun yung silbi ng healing brush tool. So, kinakopy niya. Next is the patch tool. Sobrang same lang siya ni spot healing brush tool. Ang pinagkaiba niya is portion. May specific portion ka na iseselect para i-copy niya. Or i-bura niya. Ayan, nakita niyo na yung function niya. The next one is the content aware move tool. So, ang silbi niya, iseselect ka na isang area. Lilipat mo siya. Ngayon, ang nangyari lang, dinuplicate niya yung specific area na sinelect mo, tapos minove mo sa kusaan. Gagayahin niya, ikakopy niya yung specific part na sinelect mo dun sa pagpupuntahan niya. Okay, i-undo natin yan. Ngayon, for the last of this set of tools is the red eye tools. So, as you can see, though hindi applicable dito, di ba merong mga specific pictures na kung saan nagkakaroon ng flash, yung mata natin nagmumukhang mapula. Yun. That's the sense of the red eye tool na binubura niya yung effect na nabuo nung flash sa inyo, dun sa mata nyo. So, for the last of this set, sobrang dami pala nila and took me a while. The next is the brush tool. Ang silbi ng brush tool is basically to brush. So, gagawa or to add some elements sa layer natin. Sige, gagawa tayo ng bagong layer sa baba ni layer 8. The shortcut would be Control, Shift, N to make a new layer. We will use this brush. So, yan. Kung nakikita nyo, so, ayan yung brush. Nasiset dyan yung opacity kung gaano katapang yung i-apply mo na color. Hardness, kung gaano kasolid yung kinukulay niya. Ayan, sinet ko siya sa 100 lahat. And yung flow, yung laki ng brush, 280. Kaya ayan, nakikita niyo siya. Pero try natin ibaba yung hardness sa 0%. Ito naman yung nababrush niya. So ngayon, yun yung silbi ng brush tool. Pencil tool naman, same siya ng brush tool. Though it isn't usually used. Yung brush tool kasi yung mas frequent na nagagamit other than the pencil tool. And ito yung base lang sa sarili kong preference. And that's it for our Photoshop walkthrough, learning the basics part 2, talking about the tools. And next week, expect that I'll be uploading a new video in relation to the part 3 na kung saan itatakan natin yung ilang kulang na parts and explanations sa ibang natitirang tools na hindi natin na-discuss sa Photoshop. And if you really love this video, a subscribe and clicking the notification bell would really be appreciated. And if you have any recommendations and comments, just drop it down below in the comment section. And again, thank you so much. This is Chad.
stay safe and peace.